Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang 7 at 8 kabanata ng ating kwentong Mahal Kita, Irogo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kitang-kita ni Tristan ang takot sa mukha ni Yvette. Subalit karapatan niyang iuwi sa kanila ang kanyang asawa. Inaasahan niyang magugulat ang kanyang mga magulang, pero tama lamang ang desisyon niyang yun. Paraan na rin yun para lubayan siya ng ama't ina ukol kay Lassie. At ayaw na niyang lumalapit si Andrew dito. Para bang nagseselo siya kada nakikita niyang kausap ng kanyang asawa ang lalaki. Tayo na. Kinuha niya ang bag nitong naglalaman ng mga gamit. Hinawakan din niya ito sa kamay. Mariin niyang pinisil yun. Pumasok na sila sa bahay. Ang naroon sa sala ay ang kanyang ama at kasalukuyang may kausap sa telepono na kaagad tinapos ang pakikipag-usap nang makita sila. Good evening, Dad. Ano ang ibig sabihin nito, Tristan? Alam niyo namang asawa ko si Yvette, di ba? Dito ako nakatira. Kaya Auntie Manu rin dito siya titira. Inakbayan niya ang babae. Nasaan pala si Mommy, Dad? Siguradong matutuwa siyang malamang dito na titira ang aking asawa. Nakangiti na wika pa ni Tristan. Sigurado ka ba sa plano mong to? Seryoso na tanong ng kanyang ama. Kaya nga inuwi ko rito si Yvette. Nakangiti niyang sambit sa ama. Napatingin siya sa hagdan nang makarinig ng mga yabag. Ang kanyang ina yun na natigilan. Good evening, Mommy. Bakit siya nandito? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Na hindi ka bagay sa aking anak? Wika ng ginang na kay Yvette nakatingin. Ma, please. Huwag niyo namang bastusin ang asawa ko. Dito natitira si Yvette sa ayaw mo at sa gusto mo. Seryoso na wika ni Tristan. Ano? Anong sinasabi mo, Tristan? Maliwanag ang pagkakasabi ko. Dito na rin titira si Yvette. Di ba't gusto niyo na magkapo ni Daddy? Nakangiting sambit nito. Pwes, bibigyan namin kayo sa lalong madaling panahon. Hindi siya pwedeng tumira dito. Mommy, hindi ko kinukuha ang inyong pahintulot. Pumayag man kayo ni Daddy o hindi, dito titira ang asawa ko. Sandali lang, ipapakita ko muna kay Yvette ang aming silid. Bababa na lang kami kaagad kapag dinner na. Wika ni Tristan at muli niyang hinawakan sa palad ang babae. Sumunod naman ito sa kanya. Tumutok ang pansin ng kanyang ina kay Yvette. Nilagpasan nila ito. Damang-dama niya ang pagsunod ng paningin ng mga magulang niya sa kanila. Galit sila. Galit sila sa akin, Tristan. Inaasahan na natin yon. Pero wala naman silang magagawa. Masasanay rin sila sa pasensya mo. Pumasok sila sa kanyang kwarto na magiging silid nila. This is our room. Inilapag niya ang bag sa sofa. Maling malito, Tristan. Walang mali. Kagaya nga ng sinabi ko, huwag mo na silang intindihin. Masasanay rin sila sa presensya mo. Kung meron kang gustong baguhin dito, ikaw nang bahala. Magiging silid mo na rin to. Paano kung paalisin nila ako? Sigurado kakausapin ka nilang umalis dito. Siyempre naman, hindi ka aalis. Kagaya nga ng sabi ko sa'yo, wala na silang magagawa pa. Kasal tayo. Mamaya mo na ayusin ang mga gamit mo. Bababa na tayo para mag-dinner. Natatakot pa rin ako, Tristan. Paano na ako? Walang dahilan para matakot ka. May karapatan ka rin dito sa bahay bilang asawa ko. Always think na ikaw si Mrs. Tristan Blake. At hindi ko hahayaan na may gumalaw sa'yo dito. Hanggat kasama mo ako, magiging okay ang lahat. Kaya tanggapin mo na sa iyong sarili para mapanatag ka. Muli niya itong hinawakan sa kamay at lumabas sila ng kwarto. Wala na roon sa sala ang kanyang mga magulang. Sa komedor na nila nadatnan ang mga ito. Magkatabi sila ng upuan na nakaharap sa kanyang mami. Wala kaming makitang dahilan para magsama kayo, Tristan. We're married. Binayaran mo lamang siya para pakasalan ka. Nang sa gayon, hindi ka makasal kay Lassie. Ayaw paawat ng kanyang ina. Binayaran mo lamang siya. Galit na wika pa nito.
Tama kayo, Mami. Yun naman talaga ang totoo. At hindi namin itatanggi yun. Pero may malalim kaming mga dahilan. At wala na kayong magagawa pa. Kasal na kami ni Yvette. May bisa ang kasal namin. At wala sa plano namin na ipawalang bisa ang kasal. Kahit na anong sabihin nyo, di ko iiwan ang asawa ko. Wika pa ni Tristan. Pagkasabing niyo ni Tristan ay hindi na muling nagsalita pa ang kanyang ina. Kinagabihan. Ano ka ba? Sabay itsyarito ng kumot. Lumabas ito ng banyo na nakabrief lang. Magpakadesente ka naman, Tristan. Hindi ka rito nag-iisa. Halos singhal niya kay Tristan. Tandaan mo, hindi mo solo tong kwarto. Mag-asawa naman tayo ah. Kamukat-mukat niya, binitawan nito ang kumot. Bumagsak yun sa sahig. Muli na namang lumantad sa kanya ang kakisigang yun ni Tristan. Nahigit niya ang paghinga. Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Masanay ka nang makita akong ganito. Tinalikuran na lamang niya yun. Masasanay ba talaga siya? Tapos na siyang magbihis. Nauna siyang naligo. Habang nasa banyo ang lalaki, nagbihis siya. Nakatalikod man dito, naramdaman niya ang kilos nito habang nagbibihis. Sabay silang lumabas ng kwarto at bumaba sa komedor para kumain ng almusal. Sa pagkakataong yun, hindi nila nakasabay ang mga magulang ni Tristan. Sa pagkakasabi ng kasambahay, maaga raw umalis ang mag-asawa. Pagkatapos nilang kumain, umalis na sila. Maganda ang naging pagtanggap ng kanyang mga kapatid at ina kay Tristan. Ang hindi niya inaasahan ay ang pangako ng lalaki sa mga ito na susuportahan ang kanyang pamilya. Pinahanda ko na magiging opisina mo sa HRD. Doon tayo dederecho para makilala ka nila. Bakit doon? Hindi pa naman bumababa ang memo na sinasabi mo ah. Naisatinig niya habang lula ng elevator. Hindi na kailangan yun. Asawa mo ang CEO ng kumpanya. Sino ang kwe-question sa kagustuhan ko? Nakangiti na wika ni Tristan. Nilagpasan nila ang 8th floor, kung saan dapat bumaba si Yvette. Sa 10th floor sila tumigil. Lumabas sila ng lalaki. Ang mga nakakita sa kanila, antimanong binati ang kanyang kasama. Mr. Salas, pakikonvene nga ang lahat ng mga empleyado. Utos ni Tristan sa lalaking lumapit sa kanila. Sige sir. Si Mr. Salas ang huling uminterview sa kanya noong mag-apply siya roon. Tapos ang muli niyang nakaharap nang pinabalik siya. Sa ilang sandali pa, kaharap na nilang lahat ang mga empleyado roon. Inakbayan naman siya ni Tristan sa pagtataka ng mga kaharap nila. Ipinakikilala ko sa inyo, si Mrs. Yvette Garcia Blake, asawa ko. Mula sa araw na to, siya na ang HRD chief. Kitang-kita ni Yvette ang pagkagulat sa mukha ng mga kaharap nila. Makakaya ba niya ang bigat ng trabaho bilang HRD chief? Paghamon yun sa kakayanan ni Yvette. Pero batid niyang kanyang maaasahan si Mr. Salas. Dinala na siya ng dalawang lalaki sa kanyang magiging opisina. Tapos ipinakilala siya sa kanyang ES. Hindi na rin nagtagal roon ito. Subalit bago ito umalis, hinagkan siya sa lobby kahit na nakatingin sa kanila ang kanyang ES at si Mr. Salas. Kinuha niya ang pansin ni Mr. Salas. Hiningi niya ang tulong nito para pamahalaan ng maayos ang kanyang departamento. See you later. Marahan siyang tumango. Paglabas ni Tristan sa kanilang department, nangako naman itong di siya pababayaan. Salamat. All morning, kasama niya roon sa opisina niya si Mr. Salas. Lahat ng gusto niyang malaman ay sinabi sa kanya. Maging ang mga dokumento na labas-masok sa departamento nila. Alas 11:30 na nang magkaroon siya ng di inaasahang bisita. Si Viola Madrigal. Nakarating na sa kaalaman nitong siya na ang bagong HRD chief. Walang duda rin, nalaman na rin ito na asawa siya ni Tristan. Pwede naman siguro tayo maging magkaibigan, Ma'am Viola. Walang dahilan para mag-away tayo. Asawa ka bang talaga ni Tristan? Oo. Paano nangyari yun? Nagtatakang tanong ng boss niya. Matagal na kaming kasal, Ma'am Viola. 3 years na. Tapos pumunta siya ng New York matapos kami ikasal. Paglalahad niya rito. Nagsasama na kami ngayon.
Kaya pala hindi niya ako pinapansin. Meron na pala siyang asawa. Viola na lang ang itawag mo sa akin ni Vet. Pasensya na kung nasungitan kita lagi. May dahilan pala kung bakit lagi kang kasama ng CEO natin. Naiinggit ako sa'yo. Ang pogi at yaman ng asawa mo. Napangiti si Vet. Huwag kang mainggit sa akin, Viola. Walang dahilan, saka makakakita ka rin naman ng nararapat sa'yo. Wika niya dito. Hindi na rin naman ito nagtagal pa at lumabas na ng opisina. Aminado naman si Yvette, may pakinabang sa kanya ang pagiging Mrs. Tristan Blake. Yun nga lang hanggang kailan. Saka hindi pa alam ni Tristan ang tungkol sa pag-file niya ng annulment. Magbabago ang lahat oras nang malaman yun ng lalaki. Pero umaasa pa rin siyang makikipagtulungan nito. Dahil alam niyang yun ang tama. Siya lang ang nagmamahal sa asawa at si Tristan hindi siya nito mahal. Sana totoo na lamang ang lahat. Sana mahal mo rin ako, Tristan. Para hindi ganitong kahirap para sa ating dalawa. Wika niya sa sarili. Mabilis ang pagkalat ng balita. Nakarating na kay Andrea yon. Kahit na sa ibang kumpanya ito nagtatrabaho. Pagkakita nila sa kantin, kaagad siya nitong inusisa. Habang nakapila sila para bumili ng pagkain. Totoong lahat. Masaya para sa kanya si Andrea. Natukoy nito ang dahilan kung bakit ito nilapitan ni Tristan para papuntahin siya sa CUI para mag-apply. Sinabi pa nga nitong bagay sila ng lalaki. Paano na si Andrew? Alam na niyang may asawa ako at kaibigan lang ang turing ko talaga sa kanya. Napakaswerte mong babae ka. Asawa mo na nga si Tristan, halata namang may gusto pa sa'yo si Andrew. Take note ha, sila ang dalawang lalaking pinagpapantasyahan ng lahat dito. Pero nakuha mo ang kanilang atensyon. Napansin niyang lumagpas ang paningin nito sa kanya. Natigilan nito, lumingon din siya. Si Andrew pala ang palapit sa kanila. Ngumiti ang lalaki nang magsalubong ang kanilang paningin. Ang kumuha pa ng kaniyang pansin ay ang dala nitong mga bulaklak. Kumusta kayo? Mabuti naman, Andrew. Para sa'yo, Yvette. Nag-alangan siyang tanggapin ang mga bulaklak. Sa kaalaman ng lahat ng nandoon, ay asawa siya ni Tristan Blake. Pero hayun si Andrew at binibigyan siya ng mga bulaklak. Ano na lang ang iisipin ng mga naroroon? Andrew, hindi mo naman kailangan gawin to. May asawa ako at malito. Paliwanag ni Yvette. Para sa'yo yan, Yvette. Nakangiting sambit ng binata. Narinig mo naman yung sinabi ko sa'yo noong isang araw, di ba? Wala akong pakialam kung meron ka mga asawa. Ganon? Tama ba ang narinig ko? Natigilan si Yvette dahil si Tristan ang nagsalitang yon. Hindi niya napansin ang lalaki. Ang sumunod na eksena, bumagsak si Andrew sa lakas ng ibinigay ritong suntok ng kanyang asawa. Nanlaki talaga ang kanyang mga mata sa bilis ng pangyayari. Bago pa nakakilos si Andrew, isa pang suntok ang pinakawala ni Tristan. Noon lamang siya tila nagising at inawat ito. Kailangan pa niyang yakapin ng lalaki para lubayan si Andrew. Tarantado ka? Lubayan mo ang asawa ko! Maghanap ka ng dalagang popormahan! Pagkasabi noon ni Tristan, hinawakan siya sa kamay at halos hilahin nitong palabas doon. Napasunod na lamang siya rito kahit na di pa siya tapos kumain. Pagdating nila sa opisina, bakit kailangan mo tanggapin ang bulaklak na ibinigay sa'yo, Yvette? May asawa kang tao. Galit na wika ni Tristan. Hindi ko intensyon na tanggapin ang bulaklak. Ayoko namang mapahiya yung tao. Saka sinabi ko naman sa kanya na may asawa na ako at wala siyang aasahan sa akin. Giit naman ni Yvette. Wala talaga. Dahil asawa kita, Yvette. At akin ka lang. Ayokong nakikita na lumalapit sa'yo yun. Nagagalit ako. Hindi ko alam ang nararamdaman ko na para bang ang bigat-bigat ng puso ko. Nagseselos ako, Yvette. Nakatitig na wika ni Tristan. Laking gulat ni Yvette sa mga narinig niya. Nagseselos ang asawa niya? Paano nangyari yun? Nalilito na wika niya sa kanyang sarili. Muling tumitig si Tristan sa kanya. Akin ka lang. At sana lagi mong tatandaan yun. At dahan-dahan itong ibinaba ang muka at muli ay naglapat ang mga labi nila.
Wala man sinasabi si Tristan na mahal niyang babae. Pero para kay Yvette, sapat na ang salitang binitawan ng asawa niya para mapanatag at manindigan. Tinugon niya ang halik ng asawa niya at nagyakap sila ng mahigpit. Si Lassie ang kaharap ni Yvette. Maliwanag na tungkol kay Tristan ang kanilang pag-uusapan. Pinaupo niya ito at hinintay ang sasabihin. Ayaw niyang pangunahan ang bisita. Bakit ka pumayag na magsama kayo ni Tristan? Panimula ni Lassie. Binayaran ka lamang niya para hindi siya makasal sa akin noon. Tapos binayaran ka rin ni Tita Lyra para pumayag kang mapawalang bisa ang kasal niyo. Inis na wika nito sa kanya. Wala akong dapat na ipaliwanag sa iyo, Lassie. Masakit man ang mga narinig, pinalampas niya yon. Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Oras ng trabaho ko. Huwag mo nga akong talikurang babae ka. Bakit ka pumayag na magsama kayo? Doon pa mismo sa bahay nila? Ano ang gusto mong patunayan? Na mahal mo na si Tristan at mahal ka na rin niya, ganun ba? Makakaalis ka na, Lassie. Ayaw niya ng gulo kaya hindi sinagot ni Yvette ang mga tanong ng babae. Hinampas nito ang palad sa mesa. Hindi matatawaran ang galit nito. Huwag mo akong pagtabuyan na maldita ka. Aalis ako pag gusto ko. Inuutusan kitang umuwi sa inyo. At lubayan mo na si Tristan. Hindi kayo bagay. Kami ang dapat na magkasama. Mahal ko siya. Magkauri kami. Sabihin mo yan kay Tristan, Lassie. At huwag sa akin. Pero itong tatandaan mo. Hindi nga siya napilit ng kanyang mga magulang na palisin ako sa kanila. Ikaw pa kaya? At saka wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng mga ganyan. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, hindi ko iiwan ang asawa ko. Kaya ko siyang ipaglaban kahit sa'yo pa mismo. Umalis ka na, Lassie. Narinig mo na ang gusto mong malaman. Kahit ng ano pang sabihin mo, mukha kang pera, Yvette. Pinatunayan ni Lassie ang katalasan ng dila. Hindi kami titigil hanggat di napapaan na lang ninyong kasal ni Tristan. Yan ang pakakatandaan mo. Parang tinakasan ng lakas si Yvette sa tinura ng babae. Sunod-sunod na paghinga ang ginawa niya. Batid niyang magiging problema sa kanila ni Tristan ang babae at mga magulang nito. Sa panig naman ni Tristan, pinagsabihan na siya nitong dumistansya kay Andrew. Pinuntahan ako ng mami mo sa bahay. She even offered me a money. Pero ibinalik ko ang pera. Hindi ko naman kailangan yun. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi ako papayag na matuloy yun. Bukas na bukas din, iuurong mo yun. Huwag mong intindihin sina mami at daddy. Darating din ang sandaling matatanggap kanila para sa akin. Pagdating sa kanila, naroon sa sala ang kanyang ina at kaharap dito si Lassie. Nagulat ang mga ito nang makita sila. Napansin kaagad niya ang masamang tingin nito sa kanyang asawa. Hinawakan niya sa kamay ang asawa at nilagpasan nila ang dalawang babae. Diretso sila ni Yvette sa kanilang kwarto. Kitang-kita niya sa mukha ni Yvette ang pagtataka nang ilabas niya ang maleta at bag nito. Aalis na tayo rito. Ha? San tayo titira? Nalilito na tanong ni Yvette. Sa inyo tayo titira. Sigurado ka? Oo. Nag-impake na sila ng kanilang mga gamit. Kinaya niyang bitbitin ang maleta at bag ni Yvette. Habang pababa sila ng hagdan, tinanong siya ng kaniyang ina kung saan sila pupunta. Nasa tinig nito ang takot. Dahil hindi niyo matanggap si Yvette na asawa ko, mas mabuting aalis na lamang kami rito. At huwag na kayong umasa na maghihiwalay pa kami. Malabo nang mangyari yun. Mahal namin ang isa't isa. Babalik na lamang kami rito oras na tanggap niyo na siya bilang asawa ko. At seryoso ako. Hinding-hindi ko iiwan ang asawa ko. Kahit tanggalan niyo pa ako ng mana. Mahal ko si Yvette at kaya ko siyang ipaglaban sa lahat. Wika ni Tristan na sa kanya nakatingin. Wala namang mahalat na salita si Yvette. Iho, pasensya na. Pero mahal ko si Yvette, ma. Hindi siya makakilos dito ng maayos dahil hindi niyo siya gusto. Kahit na sino pang babae ang ipilit niyo sa akin, hinding-hindi ko ipagpapalit sa kanila ang asawa ko. Iho, mag-usap muna tayo. Huwag kang magpabigla-bigla. Tila natatarantang sambit ng kanyang ina. Lumapit ito sa kanya at inagaw ang maleta. Huwag kang umalis. Mag-usap tayo ng maayos.
Iisa lang naman ang hiling ko, Mami. Tanggapin niyo si Yvette na asawa ko. Kung hindi niyo yung magagawa, wala lang dahilan para tumagal pa kami rito. Iho, siya nga pala, Mami. Iuurong bukas ni Yvette ang petition para sa aming annulment. Saka pag-uusapan na rin namin ang pagpapakasal sa simbahan. Siyempre, hindi kayo mawawala ni Daddy. At sana lang bago dumating ang araw na yun, tanggap niyo ng manugang niyo si Yvette. Tristan, iho, makinig ka sa akin. Git pa ng kanyang ina. Hindi siya nagpapigil sa ina. Umalis sila ni Yvette habang lula ng kotse. Napansin niya ang pananahimik ng babae. Ginagap niyang palad nito at mariing pinisil. Nabigla ito sa naging desisyon niya. Hey, things will be alright. Paninigurado niya rito. Wala kang dapat ipag-alala, Yvette. Hindi talaga nila ako matatanggap. Ngiti ang binigay niya sa asawa. Tayo ang magsasama. Ako ang masusunod kung sino ang aking pakakasalan. Basta ang pakakatandaan mo. Magiging ina ka ng aking mga nagagwapuhang anak. Alam ko rin magiging mabuti kang ina dahil napakabuti mong anak. Natuo ang pansin ni Yvette sa lalaking nakahiga pa. Tulog pa si Tristan, ang kanyang asawa. Sobrang pagbango ng katuwaan sa kanyang dibdib. Kagabi lang ay pinatunayan nito sa kanya ang pagmamahal. Wala namang pagtutol na ibinigay niya rito ang kanyang sarili. Mahal na rin naman siya ng asawa. Sa kabaitan nito, nagkapuwang ito sa kanyang puso. Kahit na sinong babae ay iibig sa asawa niya. Guwapo ito at may gininto ang puso. Napatingin siya sa pinto, merong kumakatok. Inayos niya ang kumot na nakatapal sa kahubadan ni Tristan. At bahagyang binuksan ng pintuan, ang kanyang ina yon. Sinabing dumating ang mga magulang ng kanyang asawa. Gigisingin ko lang ho si Tristan, Nay. Ang mga magulang nga ng kanyang asawa ang dumating nang lumagpas ang paningin niya sa ina. Alam niyang magandang balita yon. Binalikan niya ang asawa at ginising ito. Maaga pa. Kamukat-mukat niya, niyapos siya ni Tristan at hinila pahiga. Dumating ang mami at daddy mo. Nasa labas sila at hinihintay nila tayo. Talaga? Kaya nga bumangon ka na. Umunat muna bago ito bumangon paupo. Kasunod nun, tumayo na ito kahit na walang kasaplot-saplot sa katawan. Ikinuha niya ito ng maisusuot na damit. Pagkatapos nitong magbihis, ikinulong siya sa mga braso at dinampian ng halik sa labi. Lalabas na sana si Yvette na hawakan siya ni Tristan sa mga braso. Yvette, alam kong mahirap ang pinagdadaanan natin ngayon. Una, dahil hindi pa tanggap ng magulang ko ang naging desisyon ko. Pero gusto kong magpasalamat sa iyo dahil sa kabila ng lahat ng yun, andyan ka pa din. Di mo ako iniwan. Hindi ko pa ito nasasabi sa'yo. Pero maniwala ka sana sa akin. Mahal na mahal kita, love. At gaya ng sabi ko sa aking ina, kaya kong mawala sa akin ang lahat. Kahit kayamanan pa yan, huwag ka lang mawala sa buhay ko. Biglaan man ang ating kasal, pero simula pa lang nung makita na kita sa ospital, alam ko na sa sarili ko na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Buong pagmamahal na wika ni Tristan. Napaiyak naman sa sobrang tuwa si Yvette. Wala na ang lahat ng takot sa kanyang puso. Mahal na mahal din kita, Tristan. At pangako ko sa'yo, magiging mabuti akong asawa at ina ng magiging anak natin. Nasa tabi mo lang ako lagi habang ako ay nabubuhay. Iyak na wika ni Yvette. Niyakap siya ng mahigpit ni Tristan. At muli ay naglapat ang mga labi nila. Kasunod nun, lumabas sila ng kwarto. Natuon kaagad sa kanila ang pansin ng mga magulang ni Tristan. Iho, Tristan, patawarin niyo kami sa kakitiran ng aming isipan ng mami mo. Napag-isip-isip namin ikaw talagang nakakaalam kung saan ka liligaya. Pumunta kami rito para pag-usapan na ang pagpapakasal niyo sa simbahan. Gumuhit ang ngiti sa labi niya nang pinisil ni Tristan ang kanyang kamay. Magandang balita nga yun para sa kanila. Iho, Ma'am, Dad, mahal ko talaga si Yvette. Alam kong liligaya ako sa piling niya. Salamat talaga sa inyong pangunawa. At si Lassie, tanggap na rin niya ng tuluyan ang pagkabigo.
Nangako na rin siyang lulubayan na kayo. Sa harap ng kanilang mga magulang, nagyakap silang mag-asawa. Kasunod nun, naglapat ang kanilang mga labi. Ipinakita nila sa kanilang mga kaharap na talagang mahal nila ang isa't isa. Hindi rin kami pumunta rito para hikayatin kayong bumalik sa bahay. Kung gusto na yung bumalik doon, kahit na anong oras, welcome kayo roon. Iha, tumingin ang ginang kay Yvette. Patawarin mo sana ako kung nahusgahan ka namin. Napatunayan ko na mahal ka talaga ng anak namin. At kita ko sa mga mata niya na ikaw na nga ang gusto niyang makasama. Sana ito na ang magandang simula natin bilang masayang pamilya. Nakangiti na wika ng ginang. Salamat din po dahil tinanggap niyo ako. At asahan niyo po na magiging mabuting asawa ako kay Tristan. Naiiyak na wika ni Yvette. Pwede na ba nating pag-usapan ang pagpapakasal niyo sa simbahan? Sige po, ma. Nangyari ang pag-uusap sa komedor habang kumakain sila ng almusal. Sinaluhan sila ng kanyang mga biyanan. Maluwag na ang dibdib ni Yvette at kitang-kita naman niya ang katuwaan sa mukha ng kanyang asawa. Dahil kasal na rin sila ni Tristan, napagkasunduan ng magpakasal sila sa lalong madaling panahon. Isang buwan ang kanilang gagawing paghahanda. Bago umalis ang biyanan niya, niyakap siya ng ina ng lalaki. Ikaw na ang bahalang magpasensya sa akin ha, Yvette. Pasensya na talaga. Nagyakap sila ng babae. Wala yun, mommy. Pagbalik nila ni Tristan sa silid, ikinulong siya ng kaniyang asawa sa mga braso at puno ng pananabik na inangkin ang kaniyang mga labi. Ibinulong nito sa kanya sa pangalawang pagkakataon kung gaano siya nito kamahal. Makalipas ang isang buwan, ay isang engaranding kasalan ang naganap. Natanggap na din ni Andrew na hindi si Yvette ang para sa kanya. Naging daan naman ang pagkakasama nila ni Andrea, lagi para maging malapit sila sa isa't isa. At naging maayos na din ang pakikitungo kay Yvette sa opisina. Katuwang ni Tristan ang kanyang asawa na mapalago ang kanilang negosyo. At isang magandang bahay naman ang inirigalo ng magulang ni Tristan sa kanilang mag-asawa, panimula sa pagbuo nila ng masayang pamilya. At dito na po nagtatapos ang 7 bahagi at huling kabanata ng ating kwentong Mahal Kita, Irog Ko. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kwento. Maraming salamat po.